Hello po guys, nandito na naman ang Bang Isagaling. Ang mga video kong to, yung mga project kong to, matagal na po ito, kaso nga lang in-edit ko ulit kasi hindi maganda yung pagka-edit, masyadong magalaw. So ginawa ko ng paraan para hindi siya nakakahilo, pero meron pa rin galaw ng konti, at least nabawasan. Ito yung dalawang gate guys na gagawin ko. Ito ang gate na to dito at saka dun sa kabila kanina. Ito yung mga materialis na natin dumating na. So prepare ko muna. Tapos punta tayo sa loob guys, kasi nga unahin kong gagawin yung crazy cat grills. Yan yung malalaking bintana dyan. Ito yung plywood, nagpabili ako ng mga 10 plywood. Sinapinan ko yung tiles, nagyan ko ng tape, at dyan ako mag-welding. Kasi hindi pwede kasi mag-welding na hindi nakalatag guys. Yan na yung frame na yan. Yan, itatayo ko dyan sa malaking opening na yan, ang bintana, kasi yan eh mula taas hanggang baba. Oh, ito, tatabasin natin yung 1x2 na tubular. Ang kapal is 1.5. So, makapal nga. Siyempre, mas gusto ko si makapal. Mag-welding mo kasi kung hindi ganong nabubutas. Oh, umpisa na natin, guys. Ito naman yung harapan. Ito yung harapan. Para makita nyo yan, galagyan natin yung gate sunod na vlog natin. So ito, binilding na natin yung mga frame sa loob. Pagkatapos, gawa na tayo ng design para sa crazy cat. Yan, mano-mano, kasi yan na pinuputol isa-isa guys. Yan ay na-assemble-assemble na ganyan. Tapos, tinatakin ko muna lahat, din muna ako nag-full weld. Kasi, bibing kong kasi yan eh, kung nag-full weld kaagad. Nga ganyan pa rin. Kailangan kumpleto yan. Pero ang hindi full weld na ano ah, yung maraming welding, spot-spot lang guys. Kasi pag pinu-weld mo yun. Hey guys, hapo na. Hindi ko talaga ginaya guys. Mahirap ko na gagawin. Ito i-upload ko to, part 1. So yung part 2 siguro, papanurin nyo ulit. Gusto ko kasi makita nyo itong ginawa ko ngayon guys. Kasi medyo matagal akong hindi nakapag-vlog. So ito yung ano ngayon, pinaghirapan ko. Hindi ko natapos yung ano. Hindi ko natapos yung isang ano. Isang box. Oh. Hirap gawin. Yun na nga po. So, kinabukasan, nahirapan kasi ako kahapon eh. Kinabukasan niya, tinuloy ko. So, ito, nakagawa na ako pang ilang araw ko na siguro to. Siguro nga pang-tatlong araw na yan, pang-apat. So, mahirap talaga gawin. Pinagtsagaan ko, nandiyan na yung project eh. Ayan. Babaliktad natin, itatakin natin sa kabila. Kasi hindi pa nababaliktad. Puro tacking lang yan. Tapos mamasilyahan na lang po yan. Medyo mabigat siya. Ayan, isimbal ko na naman yung mga natitira pang mga hindi natapos. Ganyan lang. Basta kung ano lang yung pumasok sa isip ko, putol-putol ko, bahala na. Baka sa yung mga lahat ng ritaso na pasok dyan guys. So hindi ka mag-iisip kung saan mo dadalhin. Pabayaan mo yung cutting na yun ang magdala dyan sa design. Kasi pag-isipan mo yung mga design na gumawa ka ng ano, ng idodrawing-drawing mo dyan, tapos susundan mo, mahihirapan po kayo. Putol-putulin mo yan, putol-putulin mo, tuloy-tuloy. Parang ano, gumawa ka ng kwento, tapos dugtungan mo lang ng dugtungan yung kwento, parang ganun. Yan ganyan nangyari eh. Yung mga ritaso, lagay ko, tapos dugtungan ko lang ng dugtungan, pero hindi ko iniisip yung kasunod. Kasi pag-isipin mo yung kasunod, wala kang matagal ang pagkagawa. Dugtong lang ng dugtong. Ngayon, kung medyo malaki ang butas, may i-adjust mo, putulan mo, ganun lang yun. Eto, tuloy lang hanggat sa matapos. Kasi kung mahirap talaga itong crazy cat, kasi yung crazy cat, parang ikaw din, ako rin, nakikrazy ako dito eh. Kaya, hindi ko lang pinapahalata. Kaya nakita nyo kanina, di ba sinabi ko, pagod na pagod ako. Kanina, hindi ko natapos yung isang box. Ay, sobrang hirap nga kasi nabago na ni bago kasi ako. Eto, natapos din until finally. Natapos din, kakabit na namin guys. Mabigat eh, dalawa kami talaga ng anak ko eh. Ayan, sa labas tayo ngayon. Pero napinturaan na siya ng primer puti. Tapos isa naman. Bali, winelding ko na yan sa loob, tinaking ko lang. So, yung isisilan ko lang yan. Yung mga pagitan. Dapat kasi mataput yan para maganda.
Kaso nga lang yan guys, hindi ko na-top coat yan eh. Pero spray gun pa rin ang ginamit namin dyan. Ayan. Parang madali lang naman. Mahirap lang yan yung pagbuo ng ganyan. Pagtabas-tabas, pagtaking-taking. Yan ako nahirapan. Kasi yan ang first project ko. Di ba, at least na-challenge ako. Hindi ko naman inaatrasan yung mahihirap na project, guys. Ito sa kabila, ayan, tabi ng pintuan, meron din dyan. Ayan, yan, nasa uwang dyan, pintuan po yan. Ayan, 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 ayan. Medyo may kamahalan din ang labor niyan. Kasi labor lang ako dyan, yung materialis kanila. Siyempre, mahirap kasi. Mahirap gawin. Ayan na, guys, oh. Ito. Tingnan nyo mabuti, guys. 1 inch by 2 inch ang size ng tubular, pero ang kapal niya ay 1.5. Pero matibay talaga yan. Yung grills na yan. Hindi mo basta-basta yan maano. Masisira. Ayan. Ganda. Pero sabi nila yung magulo daw yung design. Pero ewan ko dun sa may-ari. Yan ang gusto niya. Kasi 37 na band paper na puno, tag-apat na design ang na sinadmit ko sa kanya. Kasi nanghingi sa akin ng mga samples. Bali, kinuha ko yan sa Google, sa YouTube. Ayan, pre-resent ko. Yan ang napili niya, guys. Yung crazy cut. Iba rin si Madam, no? Talagang ang galing din mamili. Pinahirapan niya talaga ako. yan. Ang kulay niyan, ganyan. Imamatch ko yung kulay niyan dyan sa crazy cut grills na ginawa namin. Yan ang kulay. Parang off-white siya. Dirty white. Parang ano. Ito yung loob. So, winilding ko yan dyan. So, yung mga pinag-wildingan, hindi ko pa yan nalinis. So, siguro, baka bukas. Ayan ang loob, guys. Okay, guys. Sana nakapagbigay ako ng kunting idea sa inyo kung paano magbawa ng crazy cut grills. Tapos, yun na ngayon. Wala akong masabi. Mahirap talaga gawin. Kasi una-una, yung... Maliban siguro kung magulirin yung utak mo, no? Kung basta bara-bara na lang. Okay, guys. Maraming salamat sa inyo, panonood. Salamat!